Good morning mga bike buddy. This is the Ado A20 XE upgraded by Bike Project Manila. Let's go. Here are the specs of the Ado A20 XE rendered by Bike Project Manila. 7 speed, 45T ang ating chain ring. Naka mega range na rin tayo, 14 to 34 cog set. Front suspension, yung seat post nito meron din suspension. Ang ating wheels ay 20-inch 1.95 tires. Meron din tayong mud guards front and back. 350-watt brushless motor din ang nandito. Meron din tayong rear bike rack, electric headlight, meron din itong USB charging port. Oha. Yung frame nito makapal, solid at merong hand grip for ease of carrying. The Ado A20 XE also runs the G-Drive 2.0. Naka-disc brakes na rin tayo, bike buddies, front and back. Yes sir, non-folding pedals. Yung grips natin are very wide and comfortable. Cute din ang throttle nito, napakaliit. Napakaganda rin ang display nito. Kahit na maliwanag or mataas ang sinag ng araw, makikita mo pa rin lahat ng details. It also comes with a power supply, so hindi mo na kailangan tanggalin yung battery from the frame. Naka-dual kickstand na rin ito, bike buddies. Angas din ang kanyang mag wheels. May reflectors pa, front and back. Total cost at stock, around 55,000 pesos. Bike Project Manila lang ang malakas. Let's go! Yun oh. At ngayong alam nyo na kung ano ang specs nitong upgraded Ado A20 XE ng Bike Project Manila, let's talk about the good points and everything else. Okay, so what do we like about this bike? So first off, it is a folding electric bike. Perfect siya men for everyday use, everyday commute, going to work, doing errands, long rides, short rides, ahon, patag, name it, it can do it. Bakit siya okay? Ito siya. Meron siyang 5 modes of assist. So bubuksan natin to. Long press, tapos bubukas na yung kanyang LCD na napakalinaw. So right off the bat, nasa 1 pa lang tayo. Ramdam ko na yung pedal assist. The motor is quite powerful, no? So it's a 350-watt brushless motor that provides ample assist sa 1 pa lang. I shift to 2. Ayan, ramdam ko ulit yung surge of power, no? Na bigla siyang tutulak. Pero hindi naman yung uncomfortable na biglang kumakabayo. Hatid eh, merong gentle transition if you will. So sabayan ko ng pedal, ayan, madali. Lagay natin siya sa 3, even more so, umibilis ang acceleration. Ngayon, if you go to 4, yan na yung pwede ka nang mag-throttle all the way. Yan. Yan o, oh. Yan type may pedal niya, throttle all the way. If you go to 5, ayan, even more so. So, nakakatuwa siya. So, it's a good feature for those who want to enjoy biking without too much pagod, no? So, perfect for patag, ahon, sort of evens out the playing field. So, the frame is a solid frame, no? Pinalitan na rin nila to ng color. Bike Project Manila colors yan. So, medyo metallic bluish with orange accents, of course. Tapos, gunmetal gray components also to mix and match. So, napakagaling, napakaganda.
The frame is solid. Yung battery neatly tucked in within the frame. So nakatago siya. Hindi siya katulad ng mga sinaunang panahon na e-bikes na yung battery nakabulat-lat sa labas. Ito neatly tucked in dun sa ating frame. Hindi mo na rin siya kailangang tanggalin sa frame. Meron na siyang cover, rubber cover na tatanggalin mo lang tapos pwede mo na isaksak yung iyong power supply to charge. Hassle-free. Now talking about the 350-watt motor sa likod, brushless motor, napakalakas. So it provides ample power, gives you that extra support and push when needed sa ahon, sa flatway, at sa iba-ibang rolling conditions, rolling hills, up and downs, perfect siya. There are 5 modes. So bubuksan muna natin itong computer niya. After a few seconds, you'll see all of the details. And right away, ramdam ko na yung boost, if you will, or yung support coming from the brushless motor. So sa setting number 1, may pedal assist ka na. You go to 2, ayan, meron na naman siyang high. Tula kita ng onte, sir. And number 3, yun, another added push. Now, once you go to 4 and 5, yan na yung pwede tayong mag full throttle. Full throttle without pedal. So, pag naka full charge ka, and you go full throttle, tapos puno ang battery, you can reach up to about 39 kilometers. Okay, so let's do one now. Yeah, so we're going full throttle. Switch to 5. Ito. Walang pajak-pajak yan, bike buddies. Zero pajak. Twenty-nine, thirty-one, thirty-three, thirty-four, thirty-five. Ayan. Okay, sasagad na tayo dito. So pumapalo siya ng 39. That's on flats without pedal assist. Okay, so again, 1, 2, 3, yan yung pedal assist mo. 4 and 5 mo, pwede ka mag-throttle all the way. Pero usually ako sa 1 na lang. Sapat na yung 1, guys, kasi ang lakas niya. Also, sa mga nagtatanong, bike buddy, pwede ba mag-throttle all the way? Pwede naman mag-throttle all the way. Yun nga yung advantages of having an electric folding bike. If your legs are tired, gusto mo magpahinga, or pinupulikat ka na, pwede kang mag-pedal assist, yun na nga. And yun nga, mag-throttle ka if you want. Pero, yun lang, be mindful lang also na when you are climbing, kailangan pa rin ng support ng bisikleta. Huwag niyong iaasa na bibit-bitin kayo ng bike all the way sa uphill, no? Kasi that's going to sort of damage naman. Hindi naman damage, pero hindi rin maganda yon sa motor na giving yung ating brushless motor all of the pressure to carry all the weight. So, sinusuportahan ka naman ng bisikleta. So, suportahan mo rin yung bike. Okay? Para win-win. That way, you can also manage yung battery time and manage your physical capabilities para hindi ka rin pagod, hindi ka laspat. Another thing na maganda rin dito, 7-speed na to. Upgraded na rin to 7-speed ang kanyang shifter. So, nilagyan lang nila bike body Andy ng Shimano thumb shifter to.
tapos sinalpakan ng mega range sa likod to give it more climbing power. And of course, yung ating crankset ginawang Light Pro. Thank God also, bike buddies, dahil ang pedals natin ay non-folding, solid pedals. Wide as my face, as wide as my feet. And yun, napakaganda ng handling. Speaking of handling, ang ating wheels, 20-inch 1.95 tires. Oo, 1.95. Hindi mo mararamdaman ang mga lubak. Yung mga bato na maliliit at medyo medium size lumilipad. Yun, very stable ride. Comfortable ride. Tsaka feeling mo ang taas-taas mo dito. Napakataas ng orientation. Hindi ka nakayuko. You are seated vertically, halos 90 degrees na. Very comfortable ride. Speaking of comfort, suspension sa harap. Yung fork natin provides ample support. Tapos yung seat post natin may suspension din. So, ang lambot na nga ng ating upuan, dinagdagan pa ng suspension yung ating seat post. So, comfort baka mo? Guys, this is the way to go. Shifting naman, okay din. 7-speed. Ayan, oh. Shifts very smoothly. Ba talaga ang alagang Bike Project Manila? Nasa tono. And kahit saan ka magpunta, kahit saan ka lumipat, hindi ka mag-aalala. Usapang preno naman, medyo hybrid setup ang ginawa ng Bike Project Manila dito. So you have a combination of hydraulic and mechanical sa set. So, okay din. Posible pala yun. So it provides ample braking power na may finesse. Hindi pumipito, hindi sumisipol. Very nice indeed. Real talk naman, bike buddy. Ano ang ayaw mo about this bike? Okay, the only thing na pwede ko sigurong ilait would be the weight. Okay? So obviously, it's going to be heavier than your traditional folding bike because of that battery pack. And the overall structure kasi of a folding bike na electric, heavier. Although there are other options, there are lighter setups out there, pero just be mindful nga na yun. Definitely mas mabigat because of the battery pack. Yun lang naman yun. Pero naisip na rin kasi ng ADO yan. That's why yung kanilang design, yung kanilang frame, may hawakan to help you carry the bike around kahit na mabigat. And to be honest, hindi rin naman total deal breaker ang mabigat na bisikleta, guys. You have your Bakal boys, ang ating mga solid steel fans ng folding bike, and they'd never complain. Okay? Again, it is stocky, it is heavy, it is chunky, overweight, name it, call it what you want. Pero it provides stability, comfort, and yung peace of mind also na solid yung bike, man. That's it. Eh, bike buddy, paano kung mawalan ka ng battery? Yun ang pinaganda ng electric bike eh. Aandar pa rin siya, man. It will still be a normal folding mechanical bike. So kahit na walang power, for some reason, nakalimutan mo mag-charge, diba? Or naubusan ka, pwede mo pa rin siyang i-ride as a normal bike. Perfect. Another question that we always get, bike buddy, kaya ba niyan umahon? O, halika. Punta tayo dito sa may St. Paul at Ultra. Ako natin tong mabigat na bisikleta na to. Just to show you that it is an okay folding bike to lug around sa mga short ride, exercise, errand ride, bike to work lalo, guys. Kung pagod ka na, malaking tulong yung pedal assist. Ayan, oh. So, already, kahit sa 1 pa lang, the bike is helping you climb. So, may push.
Ayan o, onting padyak lang ako guys, pero nararamdaman ko yung tulak, yung support. Sana all sinusupport. Ayan, so ito na ang bike sa harap natin. Super gaan yung bike na yan. At sigurado naman ako mas magaan sa akin yung siklistang yan. Pero ito, we're at pedal assist 1. And yun. Dati, hindi pa ako makakatingin ng diretso kasi nakayuko lang ako. Ngayon, medyo nakasmile ka. Mapa-jack, climbing with ease. Again, 1 pa lang tayo guys. 1 lang yan. Hindi ko pa nilalagay sa 2. Halfway sa may IC kung saan masarap ang CC. IC, baka naman. Lagyan natin sa 2. And still, pinupush forward ka ng bisikleta na parang go ka lang. Go ka lang, Tito. Padya ka lang. Almost at the top. Capital Commons. Oh, di ba? Basic. So kung ang tanong, eh, kaya bang umahon? Kayang-kaya. Okay, to summarize the experience of riding around the Edo A20 XE upgraded by Bike Project Manila. Napakasaya. It's an evolution, if you will. Kasi nga, e-bike. Toink. So, merong nangyayaring evolution na we can all be excited about. And yun, I feel so energized. Kasi nga, guys, game changer, yes. Will it replace the old school traditional bike? Huwag naman natin sabihing replace. Rather, it's another option. It's another exciting option for us, especially for people like me. Yan, na may mga physical karamdaman or who are not able to bike like usual but still would like to enjoy riding alongside yung mga bakulaw friends natin. So, the electric bike, the Edo A20 XE in particular, brings back the joy in biking. Brings back the joy in riding folding bikes with ease. No? So, who is this bike for? This bike is for everyone. Bata, matanda, teen, newbie, seasoned rider. If you wanna chill ride, enjoy the ride, na may onting assist. Hindi naman natin kailangang magbakulaw lagi, eh, di ba? I mean, what's the point? The whole point of riding your bike also is to enjoy the ride, the experience. I mean, wala na, gone are the ego biking days. Na flex ka, 300 kilometers, 200 kilometers a day. I mean, okay yun, di ba? Achievements, personal achievements are great. Pero nga, eh, pag tumatanda na tayo, di ba? So medyo nagbabago na rin yung ating pananaw sa buhay, experiences na we would all like to experience. Diba? So, kanya-kanyang trip yan. E-bikes are great. E-bikes are okay. E-bikes are safe. And it brings back the joy in riding your folding bike. Maraming salamat, bike buddies, for watching and supporting me always. Medyo matagal tayong nawala because of a lot of health issues. Slowly, we're trying to get back at it. And it's a good thing na nandyan ang Edo A20 XE. It put a smile on my face ulit after a long hiatus from riding folding bikes. Okay, going up. St. Paul, dati, ganun eh, pero ngayon nakikipagkwentuhan pa tayo, so napakagandang experience. You can just focus on your surroundings, enjoy the greenery, emote-emote ng konti,
habang umaahon with ease. Ayun, and just like that, malapit na naman sa tuktok. Balik na tayo sa ADD, sa ating area. So again, the throttle works like a charm. Parang motor lang, oh. Bomba-bomba ka lang. Let the bike do all the work for ya. Napakasarap na ride. 20-inch, 1.95 tires with front suspension, fork, and yung suspension sa ating saddle. Add to that the very fat and soft na saddle mismo. Total comfort. Another thing worth mentioning pala about this bike, no? It's an added feature. Ayan, no? Meron siyang USB port. So, kailangan mo mag-charge, meron kang USB socket dito na rubber sealed din para pag umuulan, secured. Hindi ka matatakot na makukuryente ka. Very nice touch. Kapansin-pansin din talaga dito bike bodies yung kanyang display. Kahit hindi siya color display, pero napakalinaw. Kahit tamaan ng araw, eh, maliwanag na maliwanag mo pa rin mababasa yung mga detalye. Like speed, kilometers, odometer, all of these good things. By simply pressing the toggle key, kita mo yung time, odometer, trip, and all of these things. Okay, napakagandang display. Sa mga nagtatanong, bike body, magkano ba yan? Edo A20 XE. Okay, so the retail price of the Edo A20 all stock is about 55,000 pesos. Ngayon, pag i-upgrade mo na, magkano aabutin? Ngayon, ang sagot dyan, depende sa components na gusto nyong ilagay. Pwede kayong magpalit ng cogset, crankset, every single thing pwede nyong palitan sa electric bike. So ngayon, kayo na mag-usap ni Bike Project Manila. If you would like to own or get a chance to try the Edo A20 XE, set an appointment lang with Bike Project Manila, guys. Napakaganda. Shoutout nga pala kay Bike Buddy Andy and of course, Johnny. Yan, ating mga tropa from Bike Project Manila. To always make sure na in tip-top brand new like condition ang aking mga bisikleta. So shout out sa inyo dyan. I miss you guys. Maraming salamat pala for lending me the Edo A20 to review, no? Napakasaya. Shout out also kay Boss Jess. Yan, no? Jesse boy. Ating malupit na technical mechanical guy. Yan. Mga apprentice to ni Bike Buddy Johnny na malupit. So, shout out sa iyo, brother. At ganun lang. Guys, again, if you would like to try the Edo A20 electric folding bike, mag-message lang kayo sa Bike Project Manila and they can hook you up and get you started on an amazing experience. Right on! Dito na natin tatapusin ang ating short review slash ride of the Edo A20 XE upgraded by Bike Project Manila. Mga bike buddy, I miss everybody. Ride safe always. Maraming salamat for all of your support. At laging tatandaan, pag gusto mo, padyakan mo. Pero kung gusto mo, i-e-bike mo. Pwede rin yun, ano? Ayos!